Sa kabila ng ipinagmamalaking paglago ng ekonomiya, tila hindi pa rin ito dama ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing mahirap sila ayon sa survey ng Social Weather Stations. Katunayan, tumaas ang bilang ng mga taga National Capital Region at Luzon na nagsabing mahirap sila. Nakatutok si Teresa Andrade. Swerte na raw kung makakain si Kathy Ayatona ang kanyang anak at pitong apo ng tatlong beses isang araw. Sa minsanang kita sa pagluluto ng pagkain at paglalaba lang kasi siya kumukuha ng panggastos kada araw. Walang trabaho ang mister, wala ring regular na trabaho ang mga anak. Yung kakulangan doon sa loob ng bahay, talagang kapus-kapusan unang-una. Tapos siyempre, nandito ko yung apo ko, hindi ko alam kung paano ko mabibigyan ng magandang edukasyon, di ba? Hindi nalalayo ang kwento ni Kathy sa maraming mga Pilipinong salat sa buhay. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS na inilathala sa Business World, mayorya sa mga Pilipino hindi nagbago ang paniniwalang mahirap sila. 55% o 6 sa 10 Pilipino ang nagsabi nito. Sa National Capital Region at Luzon, tumaas ang bilang ng Pinoy na nagsabing mahirap sila. Bumaba naman ang sa Visayas at Mindanao. Umakyat naman sa 43% o 4 naman sa 10 Pilipino ang nagsabi mahirap sila base sa kanilang kinakain o yung tinatawag na self-rated food poverty. Sabi ng Malacañang, hindi naman masusolusyonan ng biglaan ang problema sa kahirapan, pero hindi naman daw sila nagkulang. Sa Annual Poverty Indicator Survey ng araw ng pamahalaan, 2.5 milyong pamilyang Pilipino ng araw ang wala na sa poverty line o hindi na mahirap. Pinalawig na rin daw nila ang mga programa tulad ng Conditional Cash Transfer Program o CCT para isama pati yung mga walang matirhan, tulad na lang ng mga pamilya na nanunuluyan sa loob ng sementeryo. I think the consistent and focused poverty alleviation measures that the government has undertaken shows a lot of shows a positive effect on the reduction of poverty. Madalas ibinandera ng Malacañang ang paglago ng ekonomiya ng bansa, pati ang sunod-sunod na credit rating upgrades ng international lending institutions. Pero ayon sa mga negosyante, higit pa sa mga papuri o mga numero ang kailangan para maramdamang may paglago sa buhay ni Juan de la Cruz. We really need investments that create jobs. Teresa Andrade, Nakatutok, 24 Oras.